Welcome back, Kaalam. Ngayon ay pag-uusapan natin ang katotohanan sa likod ng pagkamatay ni Ninoy Aquino. Sino nga ba ang tunay na nagpapatay sa kanya? At ano ang dahilan bakit pinapatay si Ninoy? Ngunit bago tayo magpatuloy, Kaalam, ay siguraduhin na nakapag-subscribe ka na dahil marami pa tayong aalaming kwento na kapupulutan mo ng aral sa channel na ito. Sino nga ba ang pumatay kay Ninoy Aquino? May anim na pinaghihinalaang pumatay sa kanya. Sino-sino ito? Tara at alamin natin. Sa Agosto 21, ang 35 na anibersaryo ng kamatayan ni Ninoy, sino ba talaga ang nagpapatay sa kanya? Una, si Eduardo Danding Cuanco Jr., isa sa pinakamayamang tao sa Pilipinas, chairman ng San Miguel Corporation at pinsan ng dating presidente Cory Aquino. Si Danding Cuanco ay kilala bilang cronies ni Marcos at kabilang sa Rolex 12, isang grupo ng tumutulong kay Marcos upang maipatupad ang martial law. Si Cuanco ay nadawit dahil sa isang sundalo na nahatulan sa Aquino Galman case. Ang pangalan niya ay Pablo Martinez at sinasabing si Danding di umano ang utak sa pagpapatay kay Ninoy. Matapos makalaya ni Martinez sa piitan, taong 2007 ay in-interview siya ng isang host na si Julius Babaw ng ABS-CBN at tinanong kung sino nga ba ang mastermind sa double murder at walang pag-atubili niyang sinabi na ito ay si Danding Cuanco. Dating sundalo si Martinez bago nahatulan ng murder kay Ninoy Aquino noong 1990. Na-convert siya bilang born-again Christian sa loob ng bilibid kung saan ikwento niya sa kanyang mga ka-inmate ang tunay na istorya sa likod ng pagpapatay kay Ninoy Aquino. Taong 1994 nang pinangalanan niya bilang mastermind sa pagpapaispiya at pag-assassinate kay Ninoy. Ikinento niya ang mga kaganapan hanggang sa araw ng Agosto 21, 1983. Sinabi niya na binayaran di umano ng Cuanco Boys ang pagpaplano at pagpapatay kay Ninoy. Taong 2014, habang nagbibisikleta si Martinez sa Rojas Boulevard, ay nabangga ito ng isang SUV. May mga nakakitang testigo at sinasabi nila na hindi daw ito isang aksidente dahil dali-dali daw itong umalis nang hindi tinitingnan kung okay lang si Martinez. Tila ba hindi na ikinagulat ng nakabangga na may nabangga ito. Hindi kailanman humingi ng assistance si Cory at ang anak nitong si Noynoy sa US kahit na maganda ang relasyon nila dito para pabalikin ang dalawang dating opisyal ng militar na nagtatago sa US. Dalawang crucial link para masagot ang kamatayan ni Ninoy. Inihayag ng Justice Secretary Raul Gonzales na sa unang mga buwan ng pag-upo ni Cory Aquino bilang presidente ay may testigo na nag-offer na magsasabi ng katotohanan kapalit ng proteksyon ng kanyang pamilya. Tinanong ng presidente kung sino ang kanyang ituturo. Danding, sagot nito. Stupendous, sagot naman ni Cory. Ang nasabing testigo ay nawala at hindi na kailanman mahahanap pa. Stupendous ang ibig sabihin ay extremely impressive. Nakapagtataka na sa 6 na taon ay 4 na buwang termino ni Cory ay walang naipakulong na mastermind sa kabila ng convincing leads na ang 16 na sundalong nahatulan sa murder ng asawa niya ay hindi kikilos ng walang motibo kung wala namang mastermind na nag-utos nito. Pangalawa, Rolando Galman. Si Rolando Galman ay isang Pilipinong pinaratangan bilang assassin na pumatay sa pamamagitan ng pagbaril kay Senator Benigno Ninoy Aquino Jr. Ayon kay Stanley Carno, nilahad ng dating Pangulong Ferdinand Marcos na isang ahente ng komunista si Galman. Sa katunayan, isa itong maton at kasapi ng Monkey, isang grupo ng teroristang sundalo na itinatag ng hukbong katihan ng Pilipinas upang hadlangan ang mga armadong grupo ng mga komunistang bansa. Dating nagtrabaho si Galman kay Eduardo Cuanco. Dati na rin nakulong si Galman sa salang pagnanakaw. 2 araw bago naganap ang assassination ni Ninoy Aquino, sinasabing pinasinayahan si Galman ng 2 prostitute. Isang alok na tinatanggap niya sa isang sundalong opisyal ng hukbong himpapawid ng Pilipinas. Naglaho ang 2 babae na ito matapos dukutin ng 2 armadong lalaki para paslangin. Natagpuan ang kanilang mga bangkay noong Nobyembre 1988. Dahil dito malinaw na mismong ang bantay ni Aquino ang bumaril sa kanya at kasabay nilang binaril si Galman upang siya ay mapagbintangan. Pangatlo, General Fabian Ver. Si General Fabian Ver ang dating Chief of Staff ng Pilipinas at isa sa pinakatapat na alagad ni Marcos. Sa isang interview ng ABS-CBN sa anak ni General Ver na si June Camcam, sinabi nito na isang beses habang nagmimeryenda ay lakas loob niyang tinanong ang kanyang ama
Ninoy naninirahan sa Mannheim, Germany, kung saan siya ay naka-exile. Dad, everybody's saying you killed Ninoy. Sabi ni June habang nagmimeryenda. Did you kill him? How can you even say that? He was my brother at the University of the Philippines and we were friends. Dagdag pa ng ama nito na binibigyan nila ng special treatment si Ninoy habang nasa military detention ito. Halos lahat ng gusto nito mula pagkain at bisita ay binibigay nila at paminsan-minsan ay hinahayaang makalabas at hinahayaan din nila itong umattend ng birthday party ni Munching Mitra sa kondisyong bibigyan nila ito ng military escort at iuwi na bago maghating gabi. Ipinadala pa nga nila si Ninoy sa Amerika upang mabigyang atensyong medikal para sa puso nito. Kaya nasabi ni Fabian na why would I protect Ninoy and in effect protect my president and myself but only to later endanger it by ordering his death by bright daylight? Alam ng ama niya na kahit anong mangyari kay Ninoy ay isisisi ito sa kanila. Pang-apat, the five wise monkeys. Ang the five wise monkeys ay ang limang military officers na nasa ilalim ni Marcos sa Oplan, Balikbayan na naatasang samahan si Aquino mula sa eroplano patungo sa Fort Bonifacio hanggang sa siya ay ma-detained. Ang grupong ito ay binubuo ni Corporal Rogelio Moreno, Corporal Lazaga, Sergeant Arnulfo de Mesa, Technical Sergeant Claro Lat at Lieutenant Castro. Ayon sa mga eyewitnesses, matapos umanong bumaba ni Ninoy mula sa eroplano, ay narinig nila ang mga security escorts na nagsasabing, "Ako na, ako na, ako na, o sila." Ibig sabihin, is itong order to shoot. Isinakatwira nila, wala daw silang nakita, narinig o sinabi. Kaya naman tinawag silang the Five Wise Monkeys. At noong September 28, 1990, 16 na sundalo, kasama na ang the Five Wise Monkeys ang hinatulan ng guilty sa double murder at si Corporal Rogelio Moreno bilang assassin. Panglima, Imelda Romualdez Marcos, former First Lady at biyuda ng dating President Marcos. Si Imelda Marcos ay naiulat na sinabi sa harap ng media na sinabing if Aquino gets home, he's dead. Ang statement na ito ay sinabi matapos nilang mabigo na kumbinsihin si Aquino na huwag munang bumalik sa bansa dahil sa banta sa buhay nito. Sa panahon ding iyon ay mistulang banta si Ninoy sa mga Marcos at mga cronies nito sa kanilang pamahala sa bansa na maaaring magbabagsak sa kanila. Marami ang nagsasabi na si Marcos ang nagpapatay kay Aquino. Ngunit kung gustong ipapatay ni Marcos si Aquino ay maaari niya itong ipagawa kahit na anong oras, lalo na nung nakakulong pa si Ninoy ng 7 taon sa bansa. At bakit hindi niya pinatuloy ang hatol na kamatayan sa pamamagitan ng military tribunal kay Ninoy? Bakit naman hindi niya ipagagawa ito kung convenient sa kanya? Nang mangailangan ng agarang heart bypass, si Ninoy ay personal pang inarrange ni Imelda Marcos ang flight nito papuntang US kasama ang asawa at mga anak nito. Habang nasa US ay hindi naman nagkulang sa paalala si Marcos ng intelligence report na balak siyang patayin ng mga komunista sakaling bumalik siya sa bansa. Agosto 21, 1983, lumipad pabalik ng bansa si Ninoy gamit ang Peking alias sa kanyang passport na Marshal Bonifacio. Pero hindi pa man nakakaapak sa sariling bansa ay inassassinate na si Ninoy ng pagbaba nito ng eroplano. Sinasabing hindi galing sa komunista ang banta ng pagpatay kundi sa isang parte ng gobyerno na lingid sa kaalaman ni Marcos. Ang mga military officers na inatasang ikulong at isecure si Ninoy pag-uwi ay sinasabing nakakuha ng pangalawang instructions mula sa parte ng gobyerno na nasa likod ng planong ito. Ang motibo ng plano nila ay hindi para patahimikin si Ninoy ngunit pabagsakin si Marcos. Dahil ang pagpapatay kay Ninoy ay magiging kasangkapan upang umaklas ang taong bayan laban kay Marcos. Hanggang ngayon ay hindi pa rin alam kung sino ang pumatay kay Ninoy Aquino at nais buksang muli ang kaso ng magkapatid na si Bongbong at Amy Marcos. Subalit sinabi ni Ninoy Aquino na matagal na niyang napatawad kung sino man ang pumatay sa kanyang ama. Ito ang kwento tungkol sa likod ng pagkamatay ni Ninoy Aquino. Kaalam, anong masasabi mo sa ating nakamamangang topic sa araw na ito? Anong masasabi mo sa iyong natuklasan sa history ng ating bansa? Ano sa palagay mo kung sinong nagpapatay kay Ninoy Aquino? Naisip mo ba kung bakit may mga taong bulag at ang mga Marcos ang itinuturong sa larin? Antayin ko ang sagot mo sa comment section. Huwag mong kalilimutan na i-like ang ating video at mag-subscribe ka na rin sa ating channel. At siguraduhin na panoorin ang next videos. Siguradong magugustuhan mo.
Ito ang inyong kaalam na nagsasabing, knowledge has a beginning, but no end.